Siyempre po, hindi pinalagpas ni Mayor Basti ang Operation Panggigipit at excessive force abusadong pag-atake sa mga compound ng QOGC kung saan ay marami nga po ang nasaktan at baliktad pa po ang nangyari. Imbis na sila ang mag-file ng kaso sa mga pulis, abay inunahan po sila ng mga pulis at agad sila kinusuhan. Anim po ang nagkaroon ng mugshot at nakasuhan agad dahil po sa umano'y ginawa nilang pagdepensa sa kanilang compound. Ito po ang Kingdom of Jesus Christ. At dahil dyan, isa po sa mga tinalakay ni Mayor Basti kung ano po ang ginawa ng administrasyon ito. At dito ay napatawa po itong si Mayor Basti dahil sa sila po ang nag-utos sa pulis para gawin ito sa mga compound ng QOGC. At nang nabulgar nga po ang kanilang ginawang pang-aabuso, abay sila din agad ang nagsuspindi at agad nag-assign ng panibagong direktor ng Police Regional 11 na si General Torre. At ngayon po, itong General Torre ay umano'y binigyan ng target na kailangan mahuli agad itong si Pastor Apollo Quiboloy. Hostisya ang sigaw naman ng mga miyembro ng QOGC. Tapos, read, eto pa. Ang nangyari doon, yung ginawa nila kang sa property ni Pastor Quiboloy. Ito, this is a very recent one. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ang daming placard, oh, BBM resign. Ito po yung mga ordinaryong Pilipino po na nagsasalita na nga po patungkol sa pagkadismaya sa administrasyon ito. At ikita po natin, ramdam po natin na mukhang mahina o may ginagawa man sila pero hindi po nararamdaman ng mga Pilipino. Importation ang sagot umano sa mga mahal na bigas. Bakit hindi tulungan ng mga partners? At ngayon, hindi na nga po nasolusyonan ang problema. Ito ngayon, diba? Ang dami-dami nating problema sa droga, kriminalidad, pero mas pinukusan pa yung pagsalakay sa iba't ibang compound ni Pastor Apollo Quiboloy. Kung si Pastor Apollo Quiboloy lang talaga ang kanilang target, dapat siguraduhin po nila na confirm at legit po ang kanilang mga impormasyon na nakuha kung nasaan ang talagang location ng pastor para hindi na nila kailangan pa magpadala ng napakaraming pulis mula sa Kamaynilaan at iba't ibang region ng Davao. At at least maiwasan din ang gastos. Imagine niyo po, may mga helicopter pa, may mga drone pa. Magkano ang kanilang ginastos dyan sa paghahanap ng isang pastor at hindi sigurado po sa kanilang intelligence. So, ang tawag dyan ay failure of intelligence. Ngayon, akala nila siguro ay okay lang. Pero ito na nga po ay isa sa mga tinalakay ito ni Mayor Basti. At hindi po yan papalagpasin. At ngayon ay in-encourage nga po ni Mayor Basti na sana magsalita naman ang mga kaalyado po. Kagaya ni Senator Bato, Senator Bongo at ilan pa. At nagpasalamat naman ito kay Senator Robin Padilla dahil talagang napakatapang at agad nagsalita. Itong si Senator Robin Padilla at ngayon ay gusto kong paimbestigahan. Nag-file na nga po ito ng resolusyon para ituloy ang investigation dito sa Senado patungkol sa nangyaring excessive force na pag-apply sa Kingdom of Jesus Christ kung saan nagdulot ng matinding trauma, mga kababayan, lalo na po sa mga kababaihan at mga bata. Ayan. Oh, kanino kagagawan to? Huwag nyo sabihin yung regional director. Oh, huwag nyo sabihin ako. Huwag nyo sabihin yung CPNP.
tatlong rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. So grabe ano, imagine mo, napakarami po. So ibig sabihin, talagang full force. At ito ay galing mismo sa impormasyon ni Mayor Baste. So talagang kumpirmado. At tingnan po natin kung magkano ang kanilang ginastos dyan para sa paghahanap sa isang pastor. Mga kababayan, kitang-kita kasi sa mga kopya ng CCTV, paulit-ulit natin yan, pinapakita, paulit-ulit po nilalabas ng isiminay itong mga video na hindi po nila nakita nung una. Kaya akala nila siguro ay ligtas sila. Pero nung nakita nila, anong nangyari? Agad sinuspindi po ang police director ng Regional 11. Ngayon mga kababayan po natin, sana mag-amin po yung mga pulis kung sino po yung nag-utos sa kanila at ano yung nasa likod po ng pag-apply nitong napakaraming pwersa ng kapulisan para hulihin itong si Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ko nga, sana mali po ako na posible ang bounty, ang rason kung bakit ganun kagigil ang mga pulis na mahuli at makita itong si Pastor Apollo Quiboloy. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong komento at opinion patungkol sa issue nito? So maraming salamat.